kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinira, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating nagawang kasalanan. Ihingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalag Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel ng banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya. At sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami na ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila,
kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugi ng alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y di namayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Bahagi na ng kasaysayan ng simbahan ang image ng bangka, ship or boat. Mula noon hanggang ngayon, kapag meron kang gustong ipakita na paglalakbay sa loob ng simbahan, bangka ang kaniyang pinaka-simbolo. Kaya nga po siguro kung natatandaan ninyo nung pagbisita dito ni Saint John Paul II noong 1995, the World Youth Day, ang image noong World Youth Day logo noong 1995 ay bangka. The Pope and the Youth Together. Tapos bangka yung symbol. Dahil ang bangka ay sumisimbolo sa simbahan. Simbahang naglalakbay sa dagat. Simbahang may patutunguhan. Simbahang mayroong misyon na dapat gawin. Kahit na po sa banal na aklat, sa kasulatan, hindi nawawala ang karanasan ng ibang alagad tungkol sa bangka. Si Saint Paul, halimbawa,
yung kaniyang mga missionary journey sa mga bayan sa Asia Minor, ay gumagamit siya ng bangka. Sa katunayan, na i-record niya sa 2 Corinthians na 3 beses siyang nasiraan ng bangka dahil alam niyo na pag nasa gitna ng dagat, mas malakas ang puwersa ng tubig at hangin kesa doon sa bangka. Si Saint Peter sa kaniyang sulat sa 2 Peter ay patungkol din sa bangka. Sa ating ebanghelyo, nabanggit din po ang bangka. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Ang mga alagad ay tumawid sa kabilang pangpang. Pero wala doon si Jesus. Kung inyong mapapansin, may 3 na sitwasyon na ibinigay ang ebanghelyo. Madilim, malakas ang hangin, at lumalaki ang alon. Habang sila'y nasa bangka, wala doon si Jesus. Hinihintay nila. Lumakas, lumaki ang alon, at madilim. At nang makita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, tuwang-tuwa sila. Bakit kaya? Anong meron kay Jesus sa ating poong Nazareno na kailangan niyang maglakad sa ibabaw ng tubig? Kasi po, sa kultura ng mga Hudyo, ang ilalim ng tubig ay isa sa pinamamahayan ng Diablo. Kaya si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig upang ipakita sa mga alagad na ito na kahit na ang kalikasan ay susunod at magpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinakita niya sa mga alagad na huwag kayong matakot. Pagkasama ninyo ako sa loob ng bangka, makakarating tayo sa pupuntahan. Maliwanag, tuwang-tuwa sila dahil sumakay si Jesus sa bangka. Pagsakay ni Jesus, pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang ganda pong bigyan ng reflection ang ating buhay. Lahat po tayo ay sumasadsad. Lahat tayo ay nakararanas ng paghampas ng hangin. Lahat tayo ay nahihilo sa alon ng buhay. Pero bumibigay ang tao pag wala si Kristo sa kaniyang bangka. Kailangan natin si Kristo upang ang mga alon ay sumunod sa kaniya at maging tiwasay ang ating paglalakbay kahit na tayo'y nasa gitna ng dagat. Bahagi po ng alon, hangin at dilim ang paglalakbay sa bangka. Ang ating buhay bilang Kristiyano, bago tayo makarating sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, kailangan nating mag-survive sa hampas ng alon at lakas ng hangin. Sa iyong takot, saan ka kakapit?
ang bangka ay hindi makapagliligtas kung hindi ang bangkang kasama si Jesus ang siya lamang magkakaroon ng katiyakan na makarating tayo sa ating pupuntahan. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, hinahampas man tayo ng alon ng problema, binubulyawan man tayo ng hangin na walang katapusan, na parang hindi matapos ang problema, ito ang sitwasyon na mararamdaman natin kapag si Jesus ay hindi natin kasama sa paglalakbay. Kaya nga dapat tuwang-tuwa tayo na makasama at makita si Jesus upang tayo'y makadaong o makasadsad kung saan man tayo patungo. Pero isa lang ang tiyak, kapag kasama natin si Jesus, naroon ang kapanatagan. Naroon ang katiwasayan. Naroon ang kapayapaan. Dahil mas malakas ang Diyos na pinanghahawakan ko kesa sa alo ng buhay na mayroon ako. Pagtitiwala, pagyakap, pagtutok sa Diyos sa aking paglalakbay. Na i-share ko na nga dati na meron akong kaibigan na nag-text. Sinabi niyang hindi na siya naniniwala sa Diyos sa tatlong bagay. Namatay ang kaniyang nanay. Pagkatapos ng 6 months, namatay ang kaniyang asawa. Pagkatapos ng 3 months, naoperahan siya at hindi na siya magkakaanak kailanpaman. Kaya sabi niya, may Diyos ba? Bakit daw? Ibinalik ko sa kaniya ang tanong, naalala mo ang Diyos ngayong nararamdaman mo ang alon sa iyong buhay. Pero nung nagsasaya ka, kasama mo ang nanay mo, kasama mo ang asawa mo, at wala kang nararamdaman ang saya-saya mo, pero hindi mo naaalala ang Diyos. Ngayong may alon ka na, winawasiwas ka na ng alon ng buhay, ngayon mo sasabihin, may Diyos ba? Unfair sa Diyos. Hindi mo nga siya kasama sa iyong kasiyahan, tapos gusto mo samahan ka niya sa iyong problema. Huwag ganon. Dapat kasama natin ang Diyos sa saya o sa problema para alam natin kung papaanong ang Diyos ay gagalaw sa ating buhay. At sinabi ko sa kaniya, huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang walang nanay. Hindi lang ikaw ang namatayan ng asawa. At hindi lang ikaw ang naoperahan. At kung ito'y nangyari sa'yo, bakit hindi pwede? Dahil lahat ng bagay na ating nararanasan ay alon at tadyak ng kalikasan upang masubok ang katatagan sa paglalakbay natin sa bangka hanggang tayo'y makarating sa kaharian ng Diyos at sa buhay na walang hanggan. Huwag niyo pong ihiwalay ang Diyos sa inyong paglalakbay. Isama niyo.
makikita ninyo at mararamdaman ninyo na kapag kasama mo ang Diyos, naroon ang tuwa at saya, naroon ang katiyakan, naroon ang lakas. Dahil sa ating kakayahan, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Mapamasaya ka man o maging malungkot ka man, isama mo pa rin ang Diyos. Sapagkat kung kasama mo ang Diyos, sino pa ang mas hihigit sa Kanya? Na kahit ang kalikasan ay sumusunod sa Kanya at kinikilala ang Kaniyang kapangyarihan. At kung kasama natin ang Diyos sa paglalakbay, ligtas tayong makakarating sa ating paroroonan. Isama po natin ang ating Poong Jesus Nazareno anuman ang ating nilalakbay sa buhay ngayon. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya ng may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawa ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Tayo, naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang abag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay,
handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po lahat. Narito si Jesus ang ating kapayapaan sa ating paglalakbay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubogan si bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tawagin mo
si Jesus ito, laging sasamahan di ka mababayaan bigat ng iyong pasali ay aking dadalhi. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Awin ang panindim buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mabibig pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard, o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.